guys! Welcome to another video discussion. Part 1. Sa video na ito ay magbibigay ako ng tatlong paraan upang ma-open natin ang MS Word. Number 1, hanapin ang icon ng MS Word sa desktop at ito click. Number 2, i-click ang Start button at hanapin ang icon ng MS Word. Number 3, gamitin natin ang search para makita ang icon ng MS Word. Pindutin ang Start button at i-type lamang ang WORD. Tandaan mo lamang ang tatlong paraan nito. Hanapin ang icon sa desktop, sa Start menu, o gamitin ang Search. Hello! Sa tutorial na ito ay pag-aaralan natin kung paano maglagay ng mga symbols sa inyong document. So, may dalawang paraan kung paano maglagay ng symbols. Pwede gamitin ang Insert tab at pumunta sa Symbols button. Ang pangalawang paraan ay gumamit ng keyboard keys para mag-insert ng symbols. So, napakadaming mga symbols at sa mga special characters na nilalagay minsan sa isang document. Pero ito yung mga nakikita kong laging kinakailangan. So ito yung gagamitin natin para sa tutorial na ito. Registration mark, copyright, trademark, degree symbols, hand sign, one-third at iba pang fractions, enye at obelus sign. Gamitin natin ang insert tab para makapaglagay tayo ng symbols. Ang unang gagawin ay i-locate muna kung saan part ng document ilalagay yung symbol. So ngayon, tatabi ko lang siya dito at maglalagay ako ng registration mark. Susunod naman yung mga iba pa. So insert, symbol, then hanapin ang registration mark. So meron tayong maliit na dialog box dito at kung present yung inyong symbol sa mga ito, pwede nyo lang ipindot at ma-insert na siya. Kung napapansin niyo kapag napindot siya, lumilipat yung symbol dito sa first box ng ating dialog box. Yan. Next, copyright. Copyright at dito sa ating dialog box. Pangatlo ay ang trademark symbol. So, check natin. Nandito pa rin tayo sa insert tab. Punta tayo sa symbols group. Pero ngayon ay invisible ang ating trademark symbols. Punta tayo sa more symbols at hanapin ang TM. Yan, ito siya. So, nandito pa rin tayo sa font, normal text. So, press insert. Punta natin kung meron na. So, ito na siya. So, press insert. Insert lang kapag nahanap na yung character. Next, degree symbol.
mag-search ulit tayo. More symbols ulit. At hanapin ang degree symbol. So ngayon ay hindi ko makita ang degree symbol. So pwede natin hanapin dito. Pag nagbalik na siya ng subset. Ito na yung ating degree symbol. So, nandito siya sa subset. Latin 1 supplement. Unicode hexadecimal. Insert natin. Another insert. Tatlo para uniform. Next, set sign. Simbolo tayo. Check natin. Walang pag-check siya sa mga symbols. Send sign, nandito rin siya sa Latin 1 supplement. Insert, insert, insert. Another is, pwede na rin natin gamitin ang Ctrl-C at Ctrl-V. Yan. Next ay 1-3 naman. Ito ang kanyang mga kasama, 1-7, 1-9, 1-10, 1-3. Insert ng tatlong beses. O pwede rin gamitin ang copy-paste dyan. And then, end yan. For symbols ulit tayo. Ang mga characters naman, usually pang components na naman natin ay naka-alphabetical arrangement. So, hindi problema. So, hanap na lang tayo. Letter O. Tayin po siya. Insert, 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 close. And then, open the sign. Limit tayo sa mga divisions. Mga simple sa math. Try natin kung mayroon siya dito sa basic Latin. Basic Latin. Insert, insert, insert. Close. Ayan, kompleto na ang symbols. Gamit ang ating insert tab. Next solution is kung paano naman gamitin ang ating keyboard sa pag-insert ng mga symbols. Sa inyong computer, pansinin nyo kung ano yung keyboard na meron kayo. Meron kasing keyboard na may mga keyboard na naka-incorporate doon ang numeric keypad katulad nito. Mahaba ang keyboard nila. So, meron silang 0 to 9 na numbers at may iba pang mga keys dito sa paligid. Meron din naman na maliit lang yung kanilang laptop at naka-incorporate dito sa mga letters yung mga numbers. So, ang paraan lang naman dyan na gagamitin natin is i-on natin yung numlock. So, ganun din dito. Kapag gagamit kayo ng numeric keypad, papansinin nyo pa rin na naka-on yung numlock. So, ipipindot yan ng isang beses. Okay, sa mga gagamit ng incorporated ang kanilang number keys, na ma-on yung numlock natin, ipindot yung Fn sabayan ng F8. No? So, sa inyong left na kamay, hanapin ang Fn. At sa isang kamay, hanapin ang F8. Press Fn plus F8 to enable or disable numeric keypad. Kapag naka-on na yun, pwede na natin gamitin yung M as 0 at yung iba pang characters. Yan, parang ganito lang. Fn and then sa ibang keys, sa ibang keyboard, hindi siya F8. Ang numlock ay nasa F11. So, tingnan nyo na lang nasaan yung inyong numlock dyan, yung may pangalan na NUMLK, so, shortcut for numlock. Okay, check natin ang ating mga shortcut. So, sa registration mark, meron tayong Alt-0174, copyright, Alt-0169, trademark, Alt-0153,
degrees in Paul at 0176 and so on. So, subukan lang natin sa ating keyboard. So, ngayon, i-on ko na ang aking lock key. So, press Fn and F11. Then, sunod, maglalagay ako ng registration mark. Press Alt. Then, on your keyboard, Alt 0174. Ulitin ko na. So, ito ay Alt 0174. Alt 0174. Next, copyright. Check natin ang kanyang shortcut. Alt 0169. Alt 0169. TM. Alt 0153. Degree. Alt 0176. Next naman ay ang ating send sign. Mali pala ang ating symbol dito. Dapat ay ganito siya. Ngayon, subukan natin sa ating keyboard. Hindi ko alam kung gumagana ito. Alt 0162. Yun, sakto. Tama. And yung mga dito, ito try din natin. Yun, nakapag-insert tayo. Paano nga naman kapag gusto ninyo ay katulad nito. Yan, yung paragraph symbol. Shortcut ang gusto nyo. Ayaw nyo pumunta din sa symbols button. So, ang gagawin lang natin, titingnan natin yung kanyang shortcut key. Pindot nyo dyan at makikita nyo yung shortcut key at 0182. So, take note nyo lang yan. Pwede yung isulat o memorize nyo para makapag-insert kayo nyan. So, ganito yan. Delete na natin. Try natin. Paragraph symbol at 0182. Yan. Ano lang. Pag gusto nyo makita ang kanyang shortcut key. Ito naman, 1/3 sana, kaya lang tumabas 1/4, meaning mali itong ating shortcut. So, paano yung papalitan? Highlight natin ito. Simple. Hanapin natin yung 1/3. Check natin ang kanyang shortcut key naman ay 2153 Alt X. So, ang gagawin nyo dyan, take note nyo yung 2153, press Alt then X. Pwede ba? Ang galing. 2153 Alt X. Diba? Ganun lang guys. Bago natin tapusin ang tutorial na to, ibalik natin ang ating keyboard sa normal na ayos. I-off ang Fn ng lock. So, Fn ng lock. Bakit? Kasi kung meron kang password yung laptop nyo at nakalimutan nyo i-off yung ng lock niya. So, kapag yung keyboard nyo ay katulad sa akin, kasama yung mga letters at numbers, mamaya sasabihin nyo, you have entered an invalid password. Tapos yun na kayo makalagin. And sabi mo, tama naman yung nilalagay ko, tama to. Pero nakalimutan mo pala na i-off yung numlock, kaya ang lumalabas, imbes. Na letter K, number 2 na yung lumalabas. So, yun lang guys. I-off na lang ninyo yung inyong letters at numbers. Mamaya, sasabihin nyo, you have entered an invalid password. Tapos yun na kayo makalagin. And sabi mo, tama naman yung nilalagay ko, tama to. Pero, nakalimutan mo pala na i-off yung numlock, kaya ang lumalabas, imbes na letter K, number 2 na yung lumalabas. So, yun lang guys. I-off na lang ninyo yung inyong numlock key. Para sa inyong kaalaman, maraming mga shortcut ng symbols na pag hindi nyo na kaya i-memorize,
Eh, syempre, may kaibigan naman tayo, di ba? Si Google. Ang dami doon. Type nyo lang doon. Shortcut keys or symbols. O yun, lumabas na yung maraming tables na lalabas doon, guys. Okay, sana may natutunan kayo sa tutorial na to. Mag-comment kayo kung may mga katanungan kayo, may gusto kayong idagdag sa aking tutorials. Screenshot me and send to your ICT teacher this picture for you to get the link of your short quiz.